Kay Panaligs, bali ngayon araw na to, i-discuss ko is all about kung paano pabilisin ang ating mga motor gamit yung mga tips na ibibigay ko. Pero pwede nyo naman itong sundin or kaya i-neglect. Ito kasi is batay lang din sa ano ko, sa aking experience. Unang-una sa lahat, bakit nga ba minsan pag nagtotrottle tayo, medyo mabagal yung hatak ng ating motor? Isang sanhin yan, sa experience ko is naranasan ko rin to, yung air filter. Sa tagal na rin kasi nung motor, minsan, lalo tayo, minsan, ano lang, gamit lang tayo ng gamit, tapos pag nasira na, doon na lang natin ipapacheck. Minsan, yung ano natin, yung air filter is madumi na. Diba, ang kailangan ng ating makina is air and fuel. Kailangan ng air para mag-burn yung fuel at kumana yung ating motor. Ngayon, nangyayari sa tagal ng panahon na umihigop ng hangin yung ating air filter, medyo nababaraan siya ng mga likabok, mga maliliit na alikabok, kaya minsan hindi na siya makahigop. Hindi na sapat yung hangin na nahihigop niya para magbigay dun sa may ano, sa makina. Dumadaan sa carburetor natin. Hindi nagmi-meet yung amount ng air na kailangan ng ating fuel, kaya nagbo-burn. Isang sanay yun. Kaya i-check nyo yung lagi nyo i-check yung air filter nyo. Baka yun yung dahilan kaya pag nagtotrottle tayo, mabagal yung takbo ng ating motor. And then pangalawa is, kung gusto nyo talagang bumilis, experience ko rin yung nag full wave ako. Isa rin tulong yun, no? Kaya bumilis yung takbo ng aking motorsiklo. Ano ba yung full wave? Yung alternator kasi natin, naka-design yan. Half wave yung mga stock, lalo na yung mga motor nating Smash Suzuki, mga Honda Wave, mga Raider J, mga ganong motor. Na-stock kasi tayo sa half wave, di tulad ng mga bagong labas ngayon, Aerox, Honda Click, N-Max, yan, mga naka-full wave na yan. Ngayon, gagawin natin sa ating mga motor, tulad na ating mga Suzuki Smash, gawin natin, i-full wave natin. Anong tulong na ito? Kasi lalakas yung kuryente na bigay ng ating makina papunta sa ating regulator. Ngayon, minsan may mga nagtatanong, natatakot sila na paano yan pag lumakas na yung kuryente tapos gamit mong ilaw, unti lang. Paano, baka ma-over daw yung voltage na ibigay. Hindi naman, kasi kaya nga may regulator para i-regulate niya yung kuryente na ibibigay niya sa motor. Ayun, no? Isa yun sa tips ko na ibibigay. Pwede nyo siyang ipa-full wave yung inyong alternator. Pwede nyo ipa-convert para lumakas yung kuryente. Once na malakas na yung kuryente, hindi na magkukulang ng kuryente na ibinibigay yung motor natin sa anumang ano, kasi medyo lumuluma na rin yung motor natin at
lalo na yung kuryente bumababa, mas maganda, maganda yung bigay ng malas yung kuryente sa ating spark plug para mabilis yung takbo ng ating motor. Pangatlo na tips ko is pwede kayo magpalit ng spark plug. Bakit? Meron kasi mga spark plug na pang racing, tapos yung ating stock na pang racing. Yung stock natin na spark plug is, kung makikita nyo, yung dulo niya is ano lang siya, plated. Pero kung bibili kayo ng mga pang racing na medyo may kamalan lang onte, siguro nabili ko sa akin mga 350. Yung mga ano kasi nasa 180 lang yung mga ordinary na spark plug. Ngayon kung bibili kayo ng yung merong patulis na spark plug, ayun, mga pang racing yun, makakadagdag din ng ano, ng tulong sa pagpabilis ng ating mga motor. Ayun, no, ayun mga kaipanalix, bali ayun lang yung tatlong tips. Na maibibigay ko sa inyo kung paano matutulungan pabilisin yung ating motor. Ayun nga, experience ko lang, pwede nyo naman sundin at pwede hindi. Pero ayun nga, experience ko sa akin is Smash 115, bumilis talaga, lumakas yung hatak. Yun ang aking motorsiklo dahil sa ginawa ko na yun. And then siguro alagaan lang rin sa ating motor, pag change oil, regular change oil, and then linis ng ating motorsiklo. And then yung sa akin pala naka-stock pa rin. Stock pa rin yung makina ko, pero malaking tulong sa paghatak ng ano, lumakas yung hatak ng aking motor, lalo na yung motor ko is 9 almost mag 1 decade na rin. Sulit na sulit, pero ganun pa rin yung consumption ng aking gasolina, no. Ayun lang mga kaipanalig, sana nagustuhan nyo itong tutorial na to, and sana katulong sa inyo, no. Eh no, maraming salamat. Kung hindi ka pa naka-subscribe sa channel ko, please hit the subscribe button and then the notification bell para ma-update ka sa mga ginagawa kong video. Ayan, no, ingat lagi mga kaipanalig, safe ride.